Alright, so welcome back mga kanatik. So for today, dumating na nga pala yung order natin from Shopee na ikakabit dito sa ating Honda Click. Yan, meron kasi tayong isang incident na involved tayo. Then, nagkaarigluhan naman. Yun nga lang, sa isang part, may nasira din dun sa motor natin. Yan. So ito nga pala yung nasira dun sa motor natin, which is itong heat guard o yung muffler cover. And then, yung pinaka... kabitan ng bolt niya dito is medyo na-bend yung dito sa may bandang unahan, no? Yan. Medyo pina-align ko na siya ng bahagya. Pero ito, basag show. Then, ito na nga pala yung ipapalit natin na heat guard. So, hindi na siya stock. Aftermarket na rin siya. Yan. So, bago natin siya buksan, pasok muna natin yung intro natin. So ito na yung ating order from Shopee. Ayan. Hopefully tama yung kulay na binigay niyan. Yun. So, tama naman siya. Siyempre, gold pa rin yan. Yan. So, ito is nabili ko sa halagang 70 pesos. Right. So, bali may mga color option din naman tayo dito. No? And then, limang klaseng kulay ata ang meron na ito. Then, sa Shopee, dalawang klase yung nakikita ko na hulma o yung forma na ganitong klase, no? Pa-flash ko na lang sa screen yung dalawang klase niya para may reference kayo kung ano itsura sa Honda Click natin pag naka-install. And then, ito nga palang print na to is sticker lang siya. And so, tatanggalin ko rin yan. Para ano lang siya, no? Plain gold lang siya. Actually, tinanong ko pa nga yung seller kung sticker lang ba eh. So, tanggalin ko lang siya mga kanatik. One eternity later. So ito na mga kanatik yung ating heat guard. Yan. Actually, ang hirap tanggalin ng sticker. Pinahirapan niya ako. Madikit. Pero sulit naman kasi napakakapal niyan. Yan, makapal siya mga kanatik. And then, alloy din siya. Hopefully, sana magtagal lang yung kanyang kulay. No? Yan. So, ito nga pala yung nangyari dun sa aking tambucho. To medyo nag-bend ng bahagya yan. Na-align na nga ng konti yan eh, para kumbaga mag-align lang yan dalawa at para makabitan ng heat guard. Yan. So hopefully sana sakto na to. Yan. So hanapan na lang natin siya ng butas kung saan siya sasakto or mas kung saan siya bagay na paganyan or paganito. So, let's go. Kabit na natin. Alright, so dito gagamit lang tayo mga kanatik ng 12mm na deep socket. And syempre, itong ating socket wrench. Thank you.
Susubukan ko rin ilagay itong washer na to. Galing to sa stock. Kalagay ko sa likod. So, yun lang mga kanatik. Ganun lang kadali. Ayan. Medyo hindi talaga siya pantay dahil dun sa disgrasya natin, no? Ayan. Pero I think aanin ko pa rin yan. Susubukan ko pa rin siyang pantayin. Pero so far, for now, okay na muna siya sa ganyan. Ayan. So, nilagay ko yung washer na to. Ayan o, makikita nyo. Para hindi siya nakasagad dun sa pinagkakapitan, no? So, same thing lang din dito sa kabila. Ayan. So, dito, ayun. Para hindi lang kumakaskas to dun sa pinaka-kapitan, no? Right. So, ayan siya mga kanatik. So hindi rin naman ako hindi rin naman nalalayo yung kulay niya sa mga gold bolt natin, no? Right. Then meron nga din pala ako dito ano. Ito. Ito lalagay ko sana sa ano eh, sa may mga maliliit na radiator noon. Pero may nakita kasi ako sa Facebook kung saan siya nilagay. So nakatambak lang kasi, so sayang. Kakabit ko na lang din. So, pakita ko sa inyo kung saan siya magandang ikabit. Ayan. So, dito ko siya balak ilagay mga kanatik, no? Dito sa ating drain tube. So, bali magiging paganyan siya. Ayan. So, kaysa nakatambak lang siya. So, subukan natin kung maganda. Kanatik. So may butas siya dito, pasok lang yung clamp. Then dito yung pinaka-tube.
Alright. So, yun. Medyo, yan, mas matatag na siya ngayon. Yan. Itong ating printer hose. And then, itong ating muffler heat guard. Alright, so yun lang mga kanatik. Hopefully kahit papano is nakatulong itong video vlog natin for today. So you know the drill. Please like, share, and subscribe. And don't forget to hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos niya upload pa natin. Once again, ako yung lingkod. Click Natik. Signing off.